Nakabantay rin po sa sitwasyon ng mga nasa lantas sa Nueva Ecija si James Agustin ng Super Radio DZBB. James? Konik, kanyang linis yung mga residente dito sa Kabataan City sa Nueva Ecija dahil tumambad ang puti na iiwan ng pagbaha. Hindi lang kasi mga residente at bahay nila ang naapektuhan nito. Kitang-kita ngayon dito sa kabaan ng Maharlika Highway ang epekto ng pagbaha na dulot ng bagyong Lando. May mga establishmento tulad ng gasolinahan, botika, mall, simbahan, maging mga kotse at motorsiklo na naapektuhan ng baha. Kaya ang putik na iniwan ay nililinis ngayon ng mga residente. Pinapuluin ang ilang gamit at appliances sa gilid ng kalsada dahil matindi na ang sikat ng araw ngayon sa kabanatuan. Sa bayan naman ng Santa Rosa, putik din ang makikita ngayon sa mga daan. Ang mga tindera nga sa isang kapublikong palengke ay hindi pa makapagbukas sa kanilang mga tindahan at abalang-abala sa paglilinis. Maging sa ilang palayan ay putik din ang iniwan ng baha pero may iba pang parte na lubog pa rin sa baha hanggang sa mga oras na ito. Sa pinakauling sitwasyon mula dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, Connie? Yes, James, dito sa video na nakikita natin, napakakapal nung putik no, na tinatanggal. Mga ilang araw ba daw bago tuluyan na ma-clear itong mga putik na napakakapal ngayon sa kalsada? Kung hindi pa umulan ng tuloy-tuloy, ha, James? Alam mo, Connie, yung mga residente yung nakikita natin na naglilinis dito. Kanina, mayroong fire truck na umiikot at tinutulungan yung ilang residente. Pero kasi kanya-kanya sila tulad ng isang mall kanina, tapos hindi kaya naman yung mga kotse ay sa bawat tahanan, kanya-kanya sila ng linis. Ang problema ngayon dito, pag dumaan ka dito sa Maharlika Highway, yung putik kasi pag natuyo, sobrang yung alikabok, sobra yung epekto niya. Ngayon doon sa windshield nitong mga sasakyan na dumadaan. Siguro dapat ngayon, yun yung unahin. Kasi itong way na to, ito yung makapunta sa iba pang lalawigan kung ikay panorte. Pero yung mga residente dito, meron naman silang initiative pagdating doon sa mga naapektuhan nilang gamit tapos appliances. O talagang tulong-tulong na, no, James, sa ganitong sitwasyon. Maraming salamat sa iyong ulat. Yan po naman si James Agustin ng Super Radio DZBB.